Syarat tentu dulu. Syarat tentu belum dibuntis. Guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang topic naman natin ngayon ay paano malaman na buntis ang isang aso. So disclaimer lang guys, hindi ako yung professional na magaling mag-alaga ng aso, pero yun lang ang masishare ko sa inyo, yung mga nakikita ko, napapansin ko kay Cookie na mga pagkakaiba. So ayun guys, unang napansin ko kay Cookie, nung first week after my stud si Cookie, napansin ko sa kanya, matamlay. Inaanto ka na naman, baby? Ha? Ha? Grabing paglilihi na yan, baby. Ha, Cookie? Pasaway ka. Hala, sige lang ang tulog. Hindi siya masyadong nakikipagharot sa amin, nakikipaglaro. As in, walang gana. Gusto lang niya na sa tahimik na lugar, madilim na lugar, kaya minsan umaakyat siya dun sa room namin, sa mailalim ng kama. Naantok. Ano? Wala. Pagkatapos niyang tumikim lang nung pagkain, umakyat na uli dito sa room namin, guys. Ayan. Yan ang gusto niya, mapag-isa. Tabingin na yung ribbon mo, Cookie. Wala, malungkot. Matamlay talaga siya. And then, isa sa napansin ko sa kanya ay laging antok. So, ayun guys, napaka-antoking lately ni Cookie. Ayaw nang paistorbo, gusto laging matutulog siya. So, isa yun sa napansin ko sa kanya na hindi niya dati ginagawa. And then, walang ganang kumain. So, ayun guys, tinikpan lang ni Cookie yung pagkain na aking binigay na dugpod. So, umakyat na siya sa taas. Walang ganang kumain. Minsan inaamoy lang ni Cookie ang mga pagkain na binibigay ko. Titikman lang. Wala na, hindi na siya kumakain. Malaki na yung nipple niya at ayaw niyang pagalaw. Nagagalit, nangangagat. Napansin ko rin kay Cookie, nadagdagan po ang kanyang timbang. Isa rin guys sa napansin ko, mainit ang katawan ng aso kapag kabuntis. Hindi naman ito yung normal na nakikita ko sa kanya. Isang buntis na aso, iwasan po nating ma-stress ang aso. Dahil pwedeng mapaaga ang pag-aanak ng aso. So, ayun guys, na-stud si Cookie July 2. Yun yung unang stud niya sa kanya. Tatlong taon na si Cookie noong July 7. So, sakto lang sa edad niya yun para sa akin ang magbuntis. So, ayun guys, mga 62 days, pwede nang manganak si Cookie. Hindi ko alam kung paano ang gagawin ko. Kaya minsan nag-search din ako sa YouTube kung anong gagawin ng isang nanay. Ayan, kung paano magpaanak ng isang aso. So, sana kayanin ko ang paanak ng si Cookie. Dahil napakaliit niya, guys. Princess type ito, si Cookie. Ayan, si Cookie ko. Yan, princess type. Ay ka sa kanila. So, ayan guys. Hello. May COVID? Hello po. One time, ipapacheck ako si Cookie kapag malapit na siyang manganak. Para malaman ko rin guys kung ilan ang magiging baby ni Cookie. May idea ako. And para malaman ko rin kung anong mga kakailanganin once na manganak si Cookie. So, ayun guys. I-update ko na lang kayo sa pag-anak ni Cookie. I-video ko yun guys. Sana makarao si Cookie ng maayos. May video ako guys na isisingit. Ipapakita ko kung gano'ng katamlay si Cookie at laging tulog. Ang tamlay naman ni Cookie. Sa'yo na yan ang buntis ka, Cookie. Hindi ka naman dating ganyan. Yay! Buntis na ang aking Cookie.
Kung mapapansin nyo guys, laging nakadamit si Cookie. Mahilig kasi siya maggamot ng katawan, so parang protection na rin sa kanya yan. Hindi naman ganun kasikip yung damit niya. And cotton siya. Ayan. Minsan may time na nasugatan niya yung kanyang dede dahil sa kuko. Kahit pa bagong gupit siya ng kanyang kuko. So, napapasarap ng kamot siya, nasusugatan niya yung katawan niya. Kaya lagi siyang nakadamit. Guro mannerism na niya yan ang magkamot. So, ayun guys, baka mayroon kayong i-advise sa tulad ko na malapit nang magkaroon ng apo kay Cookie. And syempre, baguhan lang ako. Mag-iwan na lang po kayo ng comment at babasahin ko guys yun. Baka makatulong sa akin. At kung nagustuhan nyo guys ang aking video, please give me a thumbs up. Thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button below para ma-notify po kayo pag may bago akong upload na video. Bye! Ingat po!